yet you are here. You never stop working, Panginoon. Keeping your promises, Father. And Lord, my God, my mind and my heart.
Magandang magandang gabi po sa ating lahat at welcome ho sa ating High Praise Vesper Service. Excited po ako dahil tayo po ay nasa GCQ na po muli. And hopefully ito po ay dire-diretso na at magkaroon po ng tinatawag na final po or yung tinatawag natin permanent solution po sa ating problemang ito ng pandemic na ito. Napakatagal na po nating nasa lockdown, napakatagal na po natin na hindi nakikita o nagkakaroon ng tinatawag na physical worship service. Nevertheless, ang maganda po rito, hindi po tayo nagpapapigil. Hindi po tayo humihinto, hindi tayo nagbabagal. Bagkos, dire-diretso po yung ating pagsamba, dire-diretso yung ating awitan, dire-diretso yung ating encouragement sa bawat isa, at dire-diretso po yung ating panalanginan. Hindi po tayo humihinto. Ito yung isang bagay na mahirap pong pigilan. Ano po yon? Ito po yung gawain ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari, dire-diretso po sapagkat napakalago po sa bawat mananampalataya yung tinatawag na gawain ng ating Panginoon na kung saan nakakakuha po tayo ng kalakasan, na kung saan nakakakuha po tayo ng tinatawag nating comfort, nakakuha po tayo ng encouragement, nakakuha po tayo ng tinatawag nating paglago bilang mananampalataya. At dahil dito, ano man ang harapin natin, ano man ang sitwasyon natin, ano man ang kalagayan natin, ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na solusyon sa bawat problema sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. At dahil dito, kung siguro hindi niyo napapansin magmula nung lockdown po natin, yung ating tinatawag na kalakasan sa pagharap sa bawat pagsubok, sa pagharap sa bawat problema o kabigatan ng ating buhay ay nagpapatuloy, hindi humihinto, hindi nanghihina sapagkat nandun po yung pagmamahal ating Panginoon na patuloy nating nararamdaman. At nararapat lang pong pasalamatan natin at magpatuloy po tayo sa gawain ng kanyang iniatang sa bawat isa po sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. At sa kabila, sabi mo, huwag kang hihinto sa ating care group o panalanginan po sa bawat isa. Ngayong gabi pong ito, tayo po ay mapalad sapagkat meron po tayong isang tagapagsalita na siya po ay isang ininyero. Yes, engineer po siya. Siya po ay nasa katauhan po ni Engineer Marjorie Famero. And we are fortunate to have her because alam kong busy po siya, marami po siyang gawain. At nung sinabi ko po sa kanya, siya yung speaker, at dahil sa kanyang, bagamat siya ay busy, no? Binigyan niya ng panahon, binigyan niya ng lugar, binigyan niya ng time, yung tinatawag na pagtanggap po sa ganitong gawain na siya ang mag-share, no? So, marahil meron siyang isang bagay na hindi mapigilan na kailangan niyang ibahagi. Ito po yung tinatawag na pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. So ngayong gabi pong ito, ihanda po natin ang ating sarili, ang ating pag-iisip, ang ating puso. So sa mensahe na dadalhin po sa atin ng ating kapatid, ang ating ate, sa Engineer Marjorie Famero. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to High Praise Thursday Worship Service. And as we begin, I invite everyone to be with me in our opening prayer. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord, for this time, Lord God, na pinagkaloob mo, Lord. May you give us, Lord, a clear mind, Lord God, upang makapag-focus sa'yo, Lord. Nawa, tulungan mo kami, Lord, na maalis, Lord, yung aming mga worries sa aming mga isipan, Lord. At tulungan mo kami, Lord, na maunawaan yung mensahe na nais mong iparating, Lord, sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. So, kamusta po ang lahat? Kamustahin po natin yung ating mga katabi. Or yung ikaw, kung nag-iisa ka, kamustahin mo yung sarili. Kamusta na ba tayo ngayon? We are down to the 8th month of this year, 2020, month of August. And hindi pa papahupa yung coronavirus, still going strong, still going destructive. And ang tanong, kamusta na ba yung ating prayer life? Mas lumalalim ba ito? Or mas makatotohanan ba ito ngayon? Mas binibigyan ba natin ng oras yung pagpe-pray or pagko-communicate natin with our Lord? Or sa gitna ng mga pangyaring ito, nalilimutan na ba natin ng pagpe-pray or lumalamig na ba yung ating mga puso upang magkaroon ng relationship sa ating Panginoon? We believe, and more than ever, prayer and dependence on God is what keeps us strong in these trying times. So,
Yung text na pagbabasihan natin ngayon ay manggagaling sa sinulat ni Paul from 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. It says here, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." So, ang title ko po for this talk is Grounding in Prayer. So, what do we mean by grounding in prayer? By grounded, hindi siya yung direct translation na grounded na pinagbabawalan tayong lumabas or may mga limitasyon. By grounded, ang ibig sabihin daw nito is establishing or be familiarized. So, paano ba natin na-establish yung ating prayer life? So, how can we be grounded in prayer? Mag-focus ako sa main 4 points and I will be using the pray as the word itself, P-R-A-Y. Una, P, be persevering. So, by persevering, ano bang ibig sabihin nito? By persevering, it means persistence o pagtsatsaga. So, matyaga ba tayo sa ating prayer life? So, kapag nakaranas tayo ng mga delay dun sa ating mga prayer requests, hindi agad na bibigyan kasagutan yung mga ginugusto nating mangyari, ano ba yung nagiging respond natin? Nagiging matyaga ba tayo na patuloy natin isik kung ano ba talaga yung kagustuhan ni Lord para sa atin? Persevering, meaning persistence in doing something. So, kahit andun yung delays, andun yung hindi natin mga inaasahan, we must be persistent and we commit ourselves to our Lord. In fact po, our Jesus Christ himself, naipakita niya kung gaano siya ka-prayerful. Kumbaga, he prayed without ceasing, or by ceasing, meaning walang patid. It says in Mark chapter 1 verse 35, "Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed." So, the Lord himself, he sets his time every morning. Nagkakaroon siya ng quiet time niya to personally have a communication with our Lord. So, Jesus Christ himself ay naglalaan ng oras para magkaroon siya ng personal na pakikipag-usap sa ating Panginoon. So, kamustahin natin yung ating prayer life. Nandun ba yung katsagaan natin kahit na napupuyat tayo or masyado na tayong busy? Nakapag-free up ba tayo? Or baka naman yung tira-tira na lang ng mga oras natin, yung naibibigay natin para makapag-pray. So, main point sa una is to be persevering or maging persistent tayo sa ating pagpe-pray. And then next is our regular or always, meaning at all times. Paano ba yung respond natin kapag tayo ay nagpe-pray? So, paminsan nandun yung ating thanksgiving pag nangyayari yung ating kagustuhan, or kapag ayaw, nandun yung mga complaints natin. So, what do we mean by regularly or be constantly be in prayer? Una, mahirap, pero nandun dapat yung ating katsagaan. And by regular, since ito ay will of God concerning us, concerning you and me, nandun dapat yung pagiging constant sa ating pagpe-pray.
Meaning, palagian. Palagian tayong dapat nagkakaroon ng komunikasyon sa ating Panginoon. Kagaya na lamang po nung sinabi sa kanta na Waymaker. So, kung hindi man tayo familiar lahat doon, ang sinasabi doon sa kanta ay, even though I don't see that you're working, even though I don't feel that you're working, you never stop working. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lalo sa panahon ngayon, nakikita natin parang routine na rin na lang yung mga bagay-bagay. Paulit-ulit yung mga nangyayari, paulit-ulit yung masasamang balita. Pero, hindi natin nare-realize na during this lockdown, patuloy kumikilos ang ating Panginoon. Patuloy niyang binabago yung mga puso natin, yung outlook natin sa mga bagay-bagay na nakakalimutan nating bigyang halaga. Romans 8:28, it says here, all things work together for good to those who love God. So, at all times, we commit everything to the Lord. Na sinasabi doon na kung ano man pinagpe-pray natin, pagkatiwala lang natin sa Kanya. Alam natin na ipinagkatiwala natin sa Kanya at naniniwala tayo na i-reveal niya kung ano man yung nakabuti para sa atin. So again, by regular means that we must be constantly be in prayer. Palagian. And then next is A, or be in attitude of God's consciousness. Meaning, lagi tayong, or palagian tayong nasa Kanyang presensya. In 1 Thessalonians 5:16-17, it says, rejoice always, pray without ceasing. So, alimbawa ngayon, pagising natin sa umaga, or bago tayong matulog, meron tayong mga nakikitang hindi magandang, o naririnig na hindi magandang balita. You see people in distress, anong gagawin natin? We pray. We see COVID. We pray and we continuously seek help from the Lord. So, sa kung ano mang pangyayari, nandoon dapat yung attitude natin na we must have that attitude of being in God's consciousness. Mag-focus tayo sa kung anumang sa tingin natin ay kaloob ng Panginoon. Hindi siya magkakaloob ng kung anuman na ikasasama natin. Inaalaw niya mangyari ang mga bagay dahil alam niyang makakabuti ito para sa atin. And then lastly, why? Be yielded in spirit of God and to what God says to you. Ephesians 6:18. And pray in the spirit in all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, dito nakikita natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng nearness to our Lord or yung pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Nakikita natin na Jesus Christ is our mediator to our Lord. So, kung wala tayong personal relationship with our Christ, wala yung ating mga panalangin. Kumbaga, nagdadasal lang tayo dahil meron tayong gustong mangyari, meron tayong gustong makuha. Kaya pagdating ng problema, mabilis tayong bumagsak, mabilis tayong ma-depress or nag-worry ka, Lord, bakit ganito? Lord, marami kang katanungan. So, by the grace of God and by the help of Holy Spirit, nandoon yung ating discernment and yung kagustuhan na malaman kung ano ba yung gusto ni Lord para sa atin. So, again, to be grounded in prayer, we must remember the four main points or yung pray. P, be persevering. We must be persistent in praying. Kailangan
Nandun yung katiyagaan natin upang saliksikin kung ano yung nais ni Lord para sa atin. Then next is our regular, or at all times kailangan parte na ng ating buhay yung pagpe-pray. Christ himself is pinayag niya na siya meron siyang prayerful life, na hindi niya hinahayaan na merong araw na lilipas na hindi siya nagkakaroon ng komunikasyon sa to our God the Father. And then next is a be in attitude of God's consciousness. So sa kahit anumang circumstances, we must be thankful kung hindi man ito align sa mga pagpaplano natin. Being in God's consciousness, alam natin na the Lord's plan is far better than our set plan. So, ipagkatiwala natin lahat sa ating Panginoon. And then last is to be yielded to the Spirit of God and to what God says to you. So, sometimes meron tayong mga prayer na hindi natin ma-utter through words, na hindi natin alam, Lord, ano ba yung gusto mo mangyari sa akin? Ano ba talaga yung ginugusto rin ng aking puso? So, the Spirit is there to guide us para mag-guide tayo sa kung ano man yung ginugusto ng Panginoon para sa atin. So, we must remember all those main points, lalo ngayon in these trying times. Kumbaga, hindi lang ngayon, sana ay maging umpisa ito nung revelation ng kahalagahan ng prayer. And as we end, may I invite again everyone to be with me in our closing prayer. Praise and glory to you, Lord. Thank you for giving me the authority to speak through you. Lord, we continue to always put our trust on the plans you have over our lives, and we know it is far better than our own understanding. I pray that you grant us peace and discernment to accept the things and externalities that are out of our control. We pray, Lord, that whenever you're pouring out your blessings, your healing, your provision, your miracles, Lord, may we see and remember you and see you and to continuously seek you. Lord, we ask for your wisdom to see how you are working in our lives. We utter our prayers now, especially to those who are directly affected by the virus. And we praise you, Lord, for all the days that you put joy in our hearts when it feels so heavy. And during those times that when the things that are happening now are not how we want them to be, especially on these trying times caused by the pandemic, we pray to find rest in your word. We give back all glory and praises to you. And in Jesus' name, I pray. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, patuloy natin papurihan, pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Siya patuloy na nagtsatsaga, patuloy na nagpapaalala para sa atin upang gawin nating lifestyle ang panalangin. Tunay na mahal tayo ng ating Panginoon, at patuloy siya magpapaalala na dapat nating gawing lifestyle ang panalangin, sapagkat napakaganda at patuloy na naghahayag ang ating Panginoon sa magitan ng panalangin. Let us pray. Aming Panginoon na mapagmahal, matyagain, patuloy na naghahayag sa bawat isa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na ibinibigay sa bawat isa amin. Tunay, Panginoon, na hindi mo kami nakakalimutan, at parating kami ang sa iyong nasa isipan mo. Kami ang parating nasa isipan mo. Tunay, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay pinalalago mo, pinagpapala mo, binibigyan mo ng biyaya. At higit sa lahat, Panginoon, ay iyong mga pangako ay iyong tinutupad sa bawat isa amin. Tunay, Panginoon, ang kailangan lang namin ay patuloy na magtiwala sa iyo. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay patuloy namin ibigay ang aming buhay sa iyo. At napakaganda ang bawat plano mo sa bawat sa amin.
Ngayong gabing ito, Panginoon, napakarami naming pagpapasalamat na ibibigay sa iyo. Isa na rito ang patuloy mong proteksyon, pangangalaga, paglayo sa bawat isa amin sa anumang kapahamakan ng kapanginiban. Tunay, Panginoon, sa napakaraming buwan ng pandemic na ito ay hindi mo kami pinabayaan. Hindi lang mo kami binigyan ng proteksyon, Panginoon, bagkus Panginoon kami pinagpala mo. Salamat, Panginoon, sa aming mga anak na naghahanap buhay. Salamat, Panginoon, sa aming mga anak na patuloy na inaalagaan mo ang kanilang mga negosyo, inaalagaan mo, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. Inaalagaan mo, Panginoon, ang bawat mahalaga sa aming buhay, aming mga minamahal sa buhay, sapagkat mas mahal mo sila, Panginoon, kaysa sa amin. Panginoon, patuloy na nakikita namin ang problema at napapaligiran kami, Panginoon, ng mga kabigatan sa buhay. And yet, O God, ay patuloy mo kong binibigyan ng kalakasan sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. At hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami, Panginoon, binibigyan ng anumang problema o anumang sitwasyon na alam na, Panginoon, na ito'y magiging kabigatan sa bawat sa amin. Bagkus, Panginoon, ito'y nagiging kagaanan. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang patuloy na nabibigay sa amin ng sapat na kaisipan upang ang mga online business, Panginoon, namin ay lumago, lumaki. Ikaw ang nagbibigay ng solusyon upang anong ititinda namin, anong gagawin namin, ano lulutuin namin. Ano, Panginoon, ang ilalagay namin sa Facebook upang ibenta yung mga aming tinitinda sa online. Lord, maraming salamat. At hindi lamang kaisipan, bagkus, Panginoon, ikaw pa rin nagdadala ng mga customer upang lumago ang mga negosyo namin ito. Lord, right now, we are overwhelmed on how you have blessed us and how you have strengthened us. Salamat po, Panginoon. At pag-umpisa, Panginoon, ng mga online classes, salamat po, Panginoon, sa iyong mga provision sa computer, sa smartphone. Salamat po, Panginoon, sa internet. At palagaptunay, Panginoon, ikaw nagbibigay. Ikaw, Panginoon, ang nagpapala. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming mga mister, sa aming mga misis, na magkahawak kamay na nananalangin, magkahawak kamay na binibigyan mo ng wisdom, Panginoon, kung upang paano palakarin ang pamilya. Lord, ginagamit mo ang bawat pamilyang ito upang makita, maranasan ang bawat pamilya ang iyong buhay na pagmamahal sa bawat isa amin. Salamat po, Panginoon, at sa pang-araw-araw naming buhay, ikaw ang dapat namin purihin, ikaw ang dapat namin pasalamatan, sapagkat ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumagawa. Tunay, Panginoon, ay yung kapatawaran ang bibigay kalakasan sa amin at nararapat lang namin na patuloy ka namin sambahin, patuloy ka namin sundin. At salamat din po, Panginoon, sa patuloy mong pangangalagas, hindi lang, Panginoon, sa bawat pamilya, lalo higit, Panginoon, sa bawat pamilya ng High Praise. Lord, we thank you, we praise you, and truly, Lord God, we are overwhelmed. Salamat po, Panginoon, sa bawat worship team na patuloy mo, Panginoon, na binibigyan ng katiyagaan, kalakasan, at pagmamahal sa iyo, Panginoon. Parati mong pinapaalala kung gaano sila kaimportante sa iyong mga mata. Salamat po, Panginoon, hindi lamang sa worship team, ganun din sa mga worship leader, lalo higit, Panginoon, ganun din sa mga ushers na ginagamit mo, Panginoon, sa bawat pagsamba. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat anak mo na ginagamit mo sa bawat gawain, lalo higit sa mga nagsasalita, nagsishare, nag-i-inspire, nag-i-encourage, Panginoon, sa Vesper service na ginagamit mo nagsasalita. Tunay, Panginoon, ang bawat mensahe nila ay nanggagaling sa kanilang mga puso. Ito'y naranasan nila. Lord, we thank you. Lord, we thank you also for each member, for each family ng High Praise Church, at patuloy mo itong pinalalago. And we're excited, O God, that we will use this church, O God, this High Praise Church, to win more souls, to expand your kingdom, to multiply your gospel, your good news to every people who are hopeless, na magkakaroon ng pag-asa, na magkakaroon ng tapang doon sa mga natatakot, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na gumagawa. Ikaw ang aming Diyos na pakialamero. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na naghahayag. Lord, we thank you, Lord God. In this we pray, in the most precious name of your Son, Jesus Christ. Amen and Amen. At ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, ang di maarok na kapatawaran na nanggagaling sa ating Panginoon Jesucristo,
at ang pakikipisan ng Banal Espiritu na patuloy mong pinararamdam sa bawat isa amin, magmula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.